Welcome back to my vlog, honey na! Ang dami kong pera! Hana na! Yo! Welcome back to my channel, honey na! So, guys, it's the time of the year, December na naman. So, if you are watching my mga previous video ko, eh meron akong may video ako na nagbubukas ng alkansya. So, alam mo naman na yung sa mga OFW, akala nila pag OFW ka is madami kang pera. Hindi nila alam na kailangan mo pa rin mag-ipon, di ba? So, dahil nga ang naging habit ko long time ago is mag-ipon ng pera para the following year, pwede akong mag-travel. Hindi naman ako ganun na traveler na sobrang gastos, but eventually yung budget traveler din lang. Pero kahit na budget traveler, I make it to the point na at least makatatlo akong bansa na pupuntahan na something new to me. Pero despite nga lang madami ka sa sweldo mo at saka sa kung ano-ano pang mga gastusin, nakoconstrain yung ability nating mga OFW na makapag-travel. Kasi nga, ang priority natin is that magpadala ng pera sa Pilipinas and save, or kaya naman yung mga gastusin. And sometimes, yung priority ng iba is that bumili ng mga gadgets. Although, naandun na ako, pinaghirapan mo yung pera, pero you really have to save pa rin naman. Kasi minsan, tayo mga OFW, ang thinking natin, especially yung mga nasa Middle East, ang thinking natin is that hindi tayo po pwede mag-travel dahil ang priority natin is mag-ipon at sumuporta sa pamilya natin sa Pilipinas. But guys, first of all, bago ka sumuporta sa pamilya niyo sa Pilipinas, is talagang masuportahan mo muna yung sarili mo. Kasi you yourself supposed to be ang una sa priority. Kasi pag hindi mo naalagaan yung sarili mo, eh you will not be able na alagaan ang pamilya mo. Diba? So, ayan na nga. So, nag-start yung ipon challenge ko way back pa siguro mga 5 years ago because nga, I'm trying to gear up na makapag-travel. So, 2022, last month ng 2022, binuksan ko yung alkansya ko na hinuhulugan. So, ngayon, may dalawa ulit po akong alkansya. This one is for celebration namin magkakapatid kasi madami na kaming magkakapatid na nandito sa UAE. So I have to say because I make it to the point na inililibre ko sila during Christmas time or kahit New Year time. Parang hindi na siya pabigat sa aking mga budget. Eto, madami na siya. I'm not really sure how much is this one will cost. And eto naman ang aking travel fund. Ayan. So, ayan, travel pan. Ta-da. So, ang travel pan na ito ay ang expected kong gagastusin ng pag pumasok ang 2024 para sa ano. Kaya nga lang, there was, nagkaroon ako ng problema. Problema? Back in August, nawala ako ng trabaho. So, na-stop siya. But I'll make sure na yung laman nito is nilalagay ko din yung mga absences ko sa office para at least kasi nagkaroon ng pagbabago sa office namin na yung mga absence mo hindi na i-deduct sa salary. So ang nangyari is that kompleto niya tatanggap mong hangga't hindi mo naubos yung 30 days kompleto mo natatanggap yung salary mo. But ang ginagawa ko after ko makuha yung salary, binamaunis ko dun yung yung absences ko at inilalagay ko dito. So eto ang 2014, tapos ay ayan kung makikita nyo, ayan tumigil ako ng paghuhulog ng August. Last hulog ko is August. And ayan. So, as expected, it's supposed to be contained 12,600. Pero dahil nga nilalagyan ko siya ng mga absences ko, so, kinumpute ko yung mga absences ko na andito siya lahat. Ayan. So, halimbawa, nag-absence ako ng January, I have 5 days. So, ayan, babayaran ko siya. And April, so, ayan, babayaran ko siya. So,
Nakakalungkot man na hindi ko siya naidiretso, pero at least I'm looking forward na buksan pa rin siya. Kasi may estimated na akong laman niya. Probably, ang estimate na laman nito is more or less 12,000 pa rin. O, diba? So, tara na, buksan natin. First, buksan muna natin to. This is for Christmas vacation. Kasi hindi naman masama, okay ka lang, hindi naman masama na mag-ipon tayo. Kaya para maigi nga siya, kailangan mag-iipon tayo just to have all of these things na pang gastos. O, so, ayun, ang ginagawa ko nga sa salary ko is that matas ko bayaran lahat, mabayaran ko ang alkansya, maghuhulog ako ng certain portion na dito, eto, wala itong specific ito. Wala itong specific kung magkano lang may hulog ko, that's it, for the whole year. And this one is, meron talaga akong stages. So, ayan. So, nakikita niyo yung mga blank na mark. So, apat na buwan akong hindi nakapagbayad. So, hindi ko siya na kompleto, but eventually, ayos pa rin. So, buksan muna natin this one, okay? And mamaya, pagkabukas ko, ilalagay ko siya dito. And dito ko naman sa, ilalagay ko siya dito para makompleto natin ang ating computation, okay? So, I'm not expecting na madami ito kasi hindi ako masyado naghuhulog. So, kagaya ng dati, lalagyan natin dapat siya ng mga gato silica para magamag yung amat. Okay, now! And, buksan naman natin ito isa. So, ito, purely mga paper bills to, so we have to be careful. At saka, may mga 500 siya. Wow! Let's be very careful kasi baka may madalang ano pera. Tada! Look at this! Empty! So, wala na siya. Look! So, tabi muna natin siya. Dito. And ito. So, I'm excited na i-count lahat ng ito. $11,110. If I am correct. So, I've got 11,110. So, hindi ko man na-meet yung aking target, pero andun pa rin. Ayan na, tapos na ang ating pagbubuhay at pag-compute ng ating naipong pera. So, ang naipong ko sa malaki, as my travel fund, etong lahat siya, is 11,120. So, dito naman sa ating scramble. So, dito naman sa side na ito, which is nakalaan talaga para sa aming pagkikita sa Christmas o sa New Year ng aking mga kapatid. Kasi tatlo na yung kapatid kong nandito, so medyo lumaki na. However, hindi ko na surpass yung naipon ko last year. Kasi last year, malaki talaga, 12,600. While dito, it's 11,120. And dito, 377.80 to be exact. So, ayan. Ito siya. And, of course,
tuloy ang ating rampa. Tuloy ang ating rampa. Tuloy ang ating... Ang problema ko lang ngayon dahil bago ako dyan sa aking company, which is very, very good and blessing in disguise talaga. When God talaga closes one door, He will open all the windows for you. So, nung napalipat ako sa aking bagong trabaho, mas mataas ang sweldo, may benefits na 2 araw na off, at saka well-known company siya. Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero, very good and so thankful sa lahat. So, kaya nga lang, even though meron na tayong, meron na tayong bagong trabaho, kailangan ituloy pa rin natin ang paglalaan ng separate na gastos para sa mga luho at separate na gastos para sa mga everyday na binabayaran. I was, medyo na-overwhelm ako sa bayad ngayon kasi nagbayad ako ng tax na mali-mali naman yung mga pangalan na inilagay dun sa resibo at saka sa tax ko. Na ewan ko ba sa Pilipinas, hanggang ngayon, 15 years na ago na akong umalis sa amin, hanggang ngayon ang sistema pa rin ay ugas, hulog, pagong. Samantalang dito sa UAE, i-scan mo lang ang Emirates ID mo and everything will be okay. Automatic na siyang i-generate, automatic na siyang papalitan. So anyway, aside from that, that's bad vibes sa akin, very bad vibes. But eventually, ayan na, kailangan maglaan ka, kailangan mag-ipon ka, kailangan mo mong planuhin. If you wanted to achieve something, you need to plan it ahead. And as for my side, I really wanted to travel nowadays kasi I'm not getting any younger. Kaya nga yung sinasabi ko, I'm not getting any younger. Ngayon ko lang nadidiscover na ang saya. Napakasaya. Kung makikita niyo yung aking vlog sa Montenegro, wow! Talagang Bigla na lang tayo nakikipag-party binigyan. So ayan, ang dami na nating pera ulit for next year. So ang plano ko next year, since part ng aking trabaho ay pumunta sa isang lugar, so pagkapunta ko sa isang lugar, pwede ko i-jump and makakakita na, baka sakali, in God's grace, makapunta tayo ng ibang pamamaraan. Anyway, so ayan, Bryce. Course, tip number, meron lang ako bago ko sa i-close ang aking vlog na ito, meron lang ako mga konting mga sasabihin. Unang-una, ang tao po, pag nagpo-post sa Facebook ng kanilang kinakain, ng kanilang napuntahan, it doesn't necessarily na nangiinggit sila. They are just so proud na nagawa nila yung paraan ng yon without even getting anyone. Oh, hindi ka nakakasagasa ng ibang tao. So kung ayaw mo makita yung mga post ng iba because of, oh, yabang naman yan, naandos sa bambasa, picture-picture pa. I-unfollow mo lang. And that's it. Do not bother somebody na may message mo, ang yabang mo, bakit post ka ng post? Okay, that's the number one. Number two, if you feel like binubuli ka, if you feel like minomok ka, if you feel like minamaliit ka, o sinisingle out ka, tapos pinagtatawanan ka, and because it was just a joke for them, and nakaramdaman mo sa sarili mo na, oh my God, parang masakit na, huwag mo lang tanggapin, mag-take a break ka, kasi kagaya nga ng sinasabi sa, itong mga mocking, itong mga bully, itong mga joke na nakakasakit ng damdamin, this is just like a gift. If you accept it the way na mag-react ka, kasi pag nagalit ka, at saka sumama ang loob mo, that means you accept the gift. Pero, kung in-ignore mo, tas you take a break from that one, eventually, hindi mo ina-accept. That particular grip, mocking, bullying, and pangmamaliit sa'yo, will stay on that particular person. Sa kanya lang yon. Dahil hindi ka naman nag-react, that means hindi mo tinanggap yung gift. So, isa lang siya. Huwag kang, kung sa piling mo ay hindi mo makaya muna, take a break, umiwas ka muna. After all, pag mag-react ka, magagalit ka, and the galit is a form of accepting the gift, which is ang gift ay mocking, bullying, and minamaliit ka ng ibang tao. And they think na it's just for fun or it's just a joke. Eh, di ba, meron naman tayo ng a joke is half meant. Parang ganun, di ba? So, wag mo na lang tanggapin, wag mo pansinin, take a break, and then move on. Yun lamang po at maraming salamat and I'll see you on my next travel. Bye!